Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa PH News TV. No? Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, siya aking sinado na gulat sa matinding sagot ni Reba Sora na mutla sa takot dawit si Karamat Azurin. At yun, play na natin mga kabalita. What's up guys? Welcome po sa ating mga balita na hindi pinapalabas sa mainstream media. At kung bago ka pa lang sa aming channel, ay huwag kalimutan i-click ang subscribe at notification bell subscribe para mas lalo pa kayong updated sa mga balitang ina-upload namin. I am referring to their boss, Your Honor. Kung sino yung kumuha sa kanila at dinala sa pinig. Sino yan? Sino yung pagkakaalam mo na kumuha sa kanila na dinala sa pidig? I am not sure, Your Honor. Oh, eh, ba't ka bibitaw na gano'n? Kasi kung anong taon sila nasa ng pidig, Your Honor. Okay. Di ko lang masyadong sigurado kung sino ang teritoryo. Kasi unfair din naman para sa iba na mabanggit na hindi naman. Diba? So, you have to be sure. Yeah. So, hindi mo alam, hindi mo kilala kung sinong sinasabi mong boss nila. No, Your Honor. No. Eh, ba't ka bumitaw ng salita ng gano'n na hindi mo alam? I think, hopefully, may input ako sa, input ko lang po sa, Your Honor, sa committee na to para matingnan din ng committee na to kung sino, anong taon sila naasayan ng pilig, sinong kumuha sa kanila. Yun lang po ang punto ko rin, Your Honor. To answer your question, ang kumuha sa kanila si General Karamat. Mm-hmm. Di ba? Si General Karamat ang naghingi na recommendation doon sa kanyang tao. Di ba last hearing, kinlaro niya ni General Karamat. There was an instruction for him to spot for people to be reprojected. Nandito ba si Karamat? In-explain na niya yan eh. The process, how did it come to be? Bakit na ibalik yan si Ibanez? At sinama pa ni Ibanez si Domingo. Mm-hmm. At ito nga, yung missing ngayon in action na si Jimenez. So, yan yun. In-explain yan ni General Karamat. Paano sila nakabalik? Please, continue. Thank you, Mr. Sir. I would like to stress that this 1.032 tons of shabu ay na-recover po natin hindi dahil sa magaling si General Domingo. Hindi rin sa nagkamali yung kasama sa sindikato, kundi it's providential, Your Honor. Hinayaan po ng may kapal na mangyayari ito para once and for all makilala yung mga nagpapasaway sa PNP. Mm-hmm. Panghuli na lang po, for your honors, ako po yung nakikiusap na maalala po ng ating mga kagalang-galang na mambabatas na ako po ay nakaalam. Nalaman ko pong may nakawan pala sa 990 operations, kaya nakikiusap ako sa dating chief PNP na gumawa ng Special Investigation Task Group para po maimbestigahan ang buong pangyayari. Kung talagang kasabot po ako sa cover-up, di na po sana ako, di ko na ni-report na may nakita kaming CCTV. Di ko na rin sana binigay yung CCTV photos, yung kabuuan. Mm-hmm. Na ni-recover ng IEPLD 5 araw pagkatapos ng operation. Salamat po at may God bless us all. You know, General Domingo, for your information, the appreciation of this committee, particularly this chair, is that the cover-up that you are always saying is attempted cover-up. Mm-hmm. It did not materialize. It was not consummated because andyan ang shabu, andyan yung suspect. Yun yung cover-up na sinasabi, cover-up kay Mayo, hindi nag-materialize dahil nakasuhan si Mayo. Attempted lang. There was an attempt dahil nga nakita natin doon sa initial spot report mo to the chief PNP, there was no mention of Mayo, only Atadero.
But later on, nag-surprise si Atadero dahil nga kinasuhan, as in, Mayo, dahil kinasuhan ninyo. Ang mabigat na cover up talaga na pinag-usapan dito, hindi dito sa mga arresting officers, kundi cover up doon sa suspect na si Mayo. Mm-hmm. Ayaw niyang ilaglag yung kanyang kasamahan sa sindikato. Mm-hmm. Yan ang cover up. Cover up ni Mayo. Gonzales. Yes, Your Honor. After the incident, yung mga dating mga tauhan mo sa IPLD, itong grupo na ito, pinatawag mo ito sa bahay mo, nag-meeting kayo, di ba? Yes, Your Honor. Actually, Your Honor, nung around October 12 po ng gabi or hapon, tumawag po sa akin si Lieutenant Amerol. Sabi niya may pinakitang CCTV nga po si Colonel Portera sa kanya. And then sabi niya ipapatawag niya yung mga tao niya. Kaya sabi ko, sige, kausapin natin at alamin natin. Your Honor, hindi po namin itinotolerate kung may ginawa silang kalokohan. Ganun din po yung pagpapakawala kay Mayo, hindi rin po namin tinotolerate. Yung sinasabi po ni General Domingo na follow up, actually, Your Honor, hinintay ko po yung SPAT report. Nakalagay po doon sa SPAT report na hindi po kasama si Sergeant Mayo. Doon ko po ibinigay yung information doon sa PDEA. Mm-hmm. Kaya po, mayroon pong intervening factor. Tumawag po si former DG Villanueva, nag-text siya kay Chief PNP na ibalik nga po si Sergeant Mayo. Mm-hmm. Alam na natin yan. Sinabi mo na yan last meeting, di ba? Yes, Your Honor. Ang tanong ko ngayon, tinawag mo itong mga tao mo? Opo. Ano na pag-usapan nyo doon sa bahay mo? Sabi ko po sa kanila, sabi kasi nung... Saan bahay mo? Quezon City? O, Quezon City. Okay. Anong na pag-usapan nyo? Ano po? Nire-rate ko po yan, Your Honor. Yung usapan po namin, tinanong ko sila, kasi sabi nila sa akin nung October 8 pa lang, kinalage ko na sila kung may baka may mga tinabi sila, kasi police nga yung kwan, baka mamaya magka problema tayo diyan. Mm-hmm. Then yun nga po, may nag-surface yung CCTV. Tinanong ko sila, ano tong CCTV na ito? Bakit mayroon kayong nakita kayo sa CCTV na mayroon kayong mga binubuhat na mga maleta? Ang sabi po nila sa akin, sir, actually, tumahimik lahat sila. Then nagpaliwanag sa akin si Sergeant Manangaya. Ang sabi niya, sir, pera yun. 1.7 million. At yung kalahati nga po, kinuha po ni Colonel Olonan. Ayun po ang sinabi niya. Pero sabi ko, hindi ako naniniwala dyan kasi mabigat. Yung nakita ni Admiral is mabigat. Yan po, Your Honor. Mabigat daw kasi puro barya. Kaya mabigat kasi puro barya, puro sinsilyo. Siguro po, Your Honor, sila na po magkakawanag dyan. Malanghaya, you said hindi ka kasama doon sa pag-raid. Ngayon, pagdating sa pera, alam mo na 1.7 million ang nakuha ninyo doon sa malita. Your Honor, hindi po kami nakakuha noon. Nabalitaan ko lang din po, kaya sinabi may pera po na ganun nga po. Nabalitaan? Yes, Your Honor. Nabalitaan? Yes, Your Honor. Ay, hindi mo nakita ang pera? Hindi ko po nakita yung pera. Hindi ko po nakita yung pera, Your Honor. Eh, bakit ikaw sumasagot kay Ibanez? Hindi mo pala nakita ang pera. Hindi mo nahawakan ang pera. Tapos ikaw ang malakas magsabi, mag-claim na 1.7 million lang yun na, sir. Ha? Paano yun? Hindi mo nakita ang pera, hindi mo nahawakan ang pera, pero ikaw nag-claim na 1.7 million lang yung laman ng malita. Mm-hmm. Paano nangyari yun? Sinabalitaan din po. Nabalitaan? Kanino mo nabalitaan? Sa mga usap-usapan. Usap-usapan? Marites ka. Mm-hmm. Ha? Marites pala to. Usap-usapan? Gusto mong pakita ko sa yung video? Kung gaano ka, how convinced you are, how convinced you were that only 1.7 na talaga yung sir.
Ribusura, ikaw pa ay parang nagpapakita ka pa ng galit kay Gonzales. Mm-hmm. Dahil nga, nag-iinsin si Gonzales na malaking halaga yung pera sa malita na yun. At nung lumabas ka galing sa CR, sabi mo pa, hindi yun, Gonzales, 1.7 lang yun. Galit na galit ka pa. Alam ko ikaw, napakamaro ka na operative eh. Ah, manoy ka masyado na operative. Mm-hmm. Alam ko yung pananalita mo eh. Pag isang maro na operative, alam ko yung style eh. Paano mo nalaman na 1.7 million lang yung pera sa malita? Hindi ko po alam, Your Honor. Eh, paano ka nag-second demotion kay Malanghaya na 1.7 million lang? Hindi po ako nag-second demotion, Your Honor. Gusto mo ipakain ko sa iyo yung video? Wala po akong sinabi, Your Honor, na si 1.7. Anong sinabi mo doon sa harapan ni Gonzales? Anong sinabi mo sa harapan ni Gonzales? About sa pera? Gonzales, anong tinanong mo doon? Your Honor, yun nga po ang tiyatanong namin ni Lieutenant Amirol, kung anong laman ng mga maleta na mga binuhat nga po ng SOU4A at saka ng IFLD. Anong sagot sa iyo ni Ribusura? Ang alam ko sumagot po sa akin ni si Sergeant Malanghaya, sabi niya 1.7. Ang sabi po ni Sergeant Ribusura, alam naman daw ni Mayo kung ano yung mga alaman nung bodega niya. Mm-hmm. Mayo, magkanong laman ng malita na mabigat na kinarga nila? Na pera? Your Honor, I invoke my right to remain silent. Mm-hmm. Eh, ikaw na nga tinutulungan dito eh, dahil pera mo yun eh. Tapos pa invoke ka pa. Ha? Mm-hmm. Tinutulungan na nga kita ma-recover yung pera mo na ninakaw ng kasamahan mo. Kahit na masama kang tao. Tinutulungan ka pa rin namin dahil masama yung ginawa nila. Ninakaw nila yung pera mo. Lending yun eh. Lending company yun. Therefore may pera talaga. Oo nga. Tinutulungan ka na namin ma-recover yun. Invoke ka pa dyan. Ha? Pera mo yun. Lending mo yun. Napakalaki ng lending company ninyo dahil it was run by drug money. Mm-hmm. Ha? Napakalaki yung pera ng lending mo. Sergeant, sige. Mr. Chair, Sergeant Mayo, the question of the chair, si Senator Boto, is not incriminating. So you better answer the question of Senator Boto. And please do not invoke your right to remain silent. It will not incriminate you. Mm-hmm. Your Honor, may I consult with my lawyer? Okay lang, sige. Your Honor, I invoke my right to remain silent. Sino ba ito, abogado mo? Attorney, are you sure you're giving the right legal advice to your client? Because the question of Senator Boto is not incriminating to your client. Are you sure you're giving the right advice to your client? Tinutulungan na nga namin eh. Hindi naman gamit kayo tinatanong kung sa'yo ba talaga yung shebo na nakuha doon sa building mo. Kasi that is, yan man ang kaso ngayon. Pero ito, tulong ito sa'yo dahil pera mo yun. Kahit na whatever the source of that money, legally speaking, pera mo talaga yun. Mm-hmm. Dahil lending company yung opisina mo. Tulungan ka namin ma-recover yun. Kung ilang million man yun. Kasi nakita natin, ang bigat-bigat yung malita na kinarga nila doon sa sasakyan. Mm-hmm. Kabigat ng malita na yun. Nagduda nga ako, hindi yung tag 1,000 peso bills. Baka puro barya yun na tag 20 pesos na coin. Dahil ang bigat talaga. Halos tatlong tao, dalawang tao yung nagkarga ng malita na yun.
Ayaw mo? Sorry, Your Honor, but I have to invoke my right to remain silent. I am also sorry for you. I am sorry for you. Gonzales. Mr. Chair, if I may. Yes, yes, go ahead. Thank you, Mr. Chair. Okay, Colonel Gonzales. Again, bakit ka nandun sa area ng WPD no October 8? Good morning, Your Honor. Your Honor, at unang-una po, tinawag po ako ni... Pakilakasan, pakilapit yung mic. Unang-una po, tinawag po ako ni Lieutenant Cameron na pumunta dun sa area kasi proud na proud po siya na naka-accomplish yung pedig ng malaking halaga ng shop. Sino ito? Si, proud na proud sino? Si Lieutenant Amerol, Your Honor. Lieutenant? Amerol. And pangalawa dito po... Dito siya? Opo, Your Honor. Okay. Pangalawa po, tumawag po sa akin si Sir Ibanez na mag-proceed po doon sa area. Na? Mag-proceed po doon sa area, doon sa kwan. At ang sabi po niya sa akin, ang exact na pagkakasabi niya sa akin is, hindi niya alam kung ano yung ginawa ng tao niya, baka pwede pumunta ako doon at... mayroon po, nalimutan ko lang po sir yung nasa statement ko, sir. Pero ang tema po sir, pinapunta po niya ako dahil parang titignan niya kung anong ginawa ng tao niya. Kasi parang nalaman po niya na may mga dati po akong tao na na-involve po sa paghuhuli kay Sergeant Mayo. At yun na nga mga kabalita natin na kung saan ito nga. No, yung patungkol pa rin sa investigasyon dyan sa napakalaking illegal na droga na yan na nasabat nga ng mga otoridad na kung saan itong mga pulis na ito mga kabalita natin na tinatanungan ng ating mga senador na tila ba nang gigigil na itong si Senador Bato dahil nga eh paulit-ulit lamang at tayo talagang umamin at puro pag-iwas nga sa pagsagot sa nais malaman nga ng ating mga senador o nito ni Senador Bato nga mga kabalita natin itong mga itinuturong sangkot o itong mga nahulihan nga ng napakalaking illegal na droga na to mga kabalita natin na kung saan eh, ayaw ilaglag o ayaw pa rin ikanta itong katotohanan o yung mga nalalaman nila ukol nga dyan sa napakalaking illegal na droga. At dito nga mga kabalita natin eh, patuloy nilang pinoprotektahan syempre yung kanilang pinuno o yung talagang humahawak ng napakalaking illegal na shabu na yan mga kabalita natin na kung saan eh, hindi nila mailaglag o hindi nila maikanta yung talagang pinaka main source no kung kanino galing o kung sinong humahawak o kanino ba talaga yung napakalaking illegal na droga na nasabat nga. At ito nga si Mayo rin tikom din ang bibig mga kabalita natin at ayaw magsalita o ayaw makuhaan man lang ng kanyang mga pahayag no mga kabalita natin na tila nga itong ating mga senador talagang nakakagigil na lang yung mga ganyang sagutan sapagkat wala ngang makuhang impormasyon ukol nga dito sa nahuling ang napakalaking illegal na droga na to mga kabalita natin nakakagigil lamang sapagkat minsan mauurat ka na lang sapagkat talagang inililihis sa talagang tinatago nitong mga to na mga sangkot dito sa illegal na droga na to na sinasangkot nga tinatago yung tunay na katotohanan yung kanilang nalalaman kanila lamang itinitikom yung kanilang bibig at yun lamang mga kabalita natin no? Kayo na lang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan at yun mali syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyong pagsubaybay at patuloy nyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel at syempre nagpapasalamat tayo dito sa PH News TV subscribe kayo dyan mga kabalita at yun mga kabalita ito mali lang yung WB hanggang sa muli natin magkikita mga kabalita.